our children dahil ito ay panawagan natin sa scripture. Ito ay hindi actually isang maliit na responsibilidad lamang dahil ito ay responsibilidad na ibinigay ng Diyos o ipinagkatiwala sa ating mga magulang yung isang buhay ng isang tao. Okay? So be reminded, yung ating mga anak, they were only entrusted to us. Okay? Binigay siya sa atin ng Panginoong Diyos para palakihin natin siya. Ito ay malaking responsibilidad dahil tayo ang gagamitin ng Diyos na maghubog sa mga batang kanyang ibinibigay o sa ating mga anak na kanilang makilala ang Diyos, makilala si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Malaki po yung responsibility nating parents. So ibig sabihin, as a Christian, may anak ka, ang responsibility mo, automatically naman talaga pakakainin niyo yung mga anak niyo. Ipoprovide niyo yung lahat ng mga needs nila. Pero mainly, ang nakakalimutan is the Word of God. To teach them about God, about Jesus Christ for their salvation. Kasi yun po yung panawagan talaga natin. Okay? Kahit mga unbelievers, sila nga, mas magaling pa eh. Napag-aaral nila, hindi sila namumroblema sa mga bagay na yun. Tayo, mga Christians, mapapag-aral natin yan, mapapakain natin yan, mapoprovide natin yan. Ngayon, as a church, kung may pagkukulang kayo sa bagay na yun, magtutulong-tulong tayo para sa inyong mga anak. Dahil syempre, mga magkakapatid tayo sa Panginoon at hindi natin pababayaan din ang bawat isa. Okay? Pwede kayong humingi ng tulong kay Lennox. Okay? Kung kunyari, wala kayong tuition fee. Wala akong pang-tuition fee ng anak ko. Lennox, isa na lang kasi yung pinag-aaral niya ngayon. Di ba? Ilang taon na lang, nag-graduate na si Ira. Nag-volunteer ka, di ba, na magpa-aral? So, si Diana din. What I mean is, as a Christian, hindi po natin dapat isipin na maging problema yung pagkain, yung pag-aaral. Ang concern natin as a church, hindi lamang, kumbaga parang ang maging concern natin ay talagang magampanan natin yung ating panawagan, maipakilala ang ating mga anak sa ating Panginoong Diyos. Yun yung pinakatuon natin. Okay? Hindi ko minamaliit ang pag-aaral, hindi ko minamaliit yung pagkain at yung mga pangangailangan nila sa araw-araw, pero the Lord is so good, He will provide everything naman eh. Di ba? Okay? So mahalaga po na makita natin yung importansya na sila ay tunay na ating natuturuan, nagagabayan, patungkol sa ating Panginoong Diyos. Okay? Muli ang ating tuon sa ating pag-aaral ay kung paano natin tutulungan ang ating anak na lumaki na madisiplina sila, makorek sila sa mga mali nilang ginagawa sa kanilang mga buhay, sa mga kasalanan kanilang ginagawa, at sila ay makakilala at makasunod sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng correction na ating ibinibigay. Okay? Ang motive natin, as we have studied last time, ay nakabase palagi sa salita ng Diyos. Alam naman po natin yun, na ang basihan ng ating mga instructions na ibinibigay sa ating anak, dapat palaging biblical. Ibig sabihin, ito ay dapat na nakasulat sa salita ng Panginoon. Lahat ng itinuturo, hindi dapat ito nakabase sa ating preference, hindi ito nakabase sa kagustuhan natin, hindi ito nakabase sa karunungan natin o kung ano ang alam natin, pero dapat ito ay palaging nakabase sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 4, at panawagan ito para sa mga ama, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline. Okay, ano ulit yung discipline? Inaral natin kanina, puro tayo discipline niya, ano? Diba? Instruction, teaching, training. Okay? Bring them up in the instruction. Okay? Ito, double to it. Discipline and instruction of the Lord. So, inuulit-ulit dito yung kahalagahan na ang ating mga anak, mapalaki natin. Sa anong pamantayan? Salita ng Diyos. Kaya hindi pamantayan natin, hindi plano natin, hindi yung tingin natin na maganda at maayos. Okay? Hindi nakaayon sa ating kaalaman, hindi sa ating plano, kundi sa kalooban at nais ng Diyos. So mahalaga sa bahagi ng ating pag-aaral last time ay ang paglago ng mga magulang sa salita ng Diyos upang kanilang maituro din ng magulang ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga anak. So last time, yun po yung huli nating pag-aaral at binigyan ng oras na ang magulang dapat nag-aaral ng salita ng Panginoon, lumalago at nagbabasa sa salita ng Panginoong Diyos
at ipinapasa yung bawat katotohanan na ating natututunan sa ating mga anak. Sabi nga ni Bruce Ray, to bring them up in the nurture and admonition of the Lord means that we are responsible to bring them up in a context which is governed totally by scriptural precepts and principles. Lahat po ng ating itinuturo nakabase lamang sa salita ng Diyos. Okay, parang tayo dito in the church, ano? When I teach you, when we study the Word of God, I bring to you yung mga bagay na itinuturo ng Panginoon sa kanyang salita, instruction niya. Ganon din tayong mga magulang sa ating mga anak, everything that we teach them, everything points to God. Points to the things na gusto ng Panginoon para sa kanila. Hindi yung gusto natin. Okay? Kaya nga binasa at inaral din natin last time, in Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9, sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words I command, that I command you today, shall be on your heart. You shall teach them diligently. Naral natin ito isa-isa by word by word eh, last time. To your children and shall talk to them, talk of them when you sit on your house. And when you walk by the way, and when you lie down, when you rise, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. So mahalaga na makita natin yung mga commands, yung mga words ng ating Panginoon. Una, dapat ito ay nasa ating mga puso at daw dapat ating itong ituro. So, simple lamang po yung passage na ating nabasa at kung ating pong titignan, ito po ang panawagan in parenting. Ito ang standard na dapat nating maisapuso patungkol sa pagtuturo ng panuntunan o kautusan ng ating Panginoong Diyos. Una, truth, there's only one God. Though we know it's Trinity, but it's one God. Pangalawa, sabi doon, command, may command po na ibinibigay. Love God and take it to heart. Mahalin nyo ang ating Panginoong Diyos at isabuhay nyo ito. Pangatlo, may command uli dito na ibinigay. Teach them the truth about God. Okay? At pang-apat, paano natin ito ituturo? Diligently. Pinagsisikapan natin na maihatid sa ating mga anak ang bawat katotohanan na kanilang kailangan matutunan. Okay? When you sit, habang nakaupo kayo sa bahay, nagkikwentuhan, tinuturo mo yung salita ng Panginoon. Nagbibigay ka ng instructions patungkol sa Diyos. Habang naglalakad kayo, nagtuturo ka patungkol sa ating Panginoon. Okay? When you lie down, okay? You are to memorize it and you are to write it down as a remembrance. Parang ano, no? Talaga, Brother Jay? Totoo po yan. Kami, when we walk ni James, sa mall kami, nag-uusap kami yan, may mga instructions akong binibigay sa kanya. When we sit down at home, we talk together, explain ko sa kanya yung scripture. One time, yung huli naming inaral, gusto daw niya maging ano eh. Wala naman dito si James. Ano. One time kasi yan, bigla na lang kinausap ako heart to heart. Okay. Tapos sabi niya sa akin, may sinabi siyang sin na sabi niya, I'm doing this sin, Daddy. And I know that I cannot continue to follow God and be a follower of Jesus Christ if I will continue in that sin. Sabi niyang ganon. Siyempre naman ako, parang wow, gandang pakikipag-usap to. And he was so honest enough to, alam mo yun, to tell me kung ano yung sin na yun, how long niya ginagawa yung sin na yun. And it's a blessing to hear that, pero siyempre, minsan may mga ganon yung, mag-iingat kayo ha, yung mga bata, ganyan lang yan, pero wala lang yun minsan. Pero you are to take it to heart. Okay? I took it to heart and then sinare ulit ko sa kanya yung gospel. Ni-remind ko siya ng ginawa ni Jesus Christ. Ni-remind ko siya ng truth about the Word of God and I gave him yung reminder na there is always hope in Jesus Christ. Siyempre, maganda po yun. And then, sabi niya nga sa akin, sige, ito, I want to make myself accountable to you. Okay, parang you have to check me, you have to ask me, you have to check on me kung ano yung ginagawa ko, kung ako ba nakakasunod o hindi. Ano gano'n siya, kumbaga parang he was at that point na with me, na gano'n. Tapos kinabukasan,
Daddy, I did it again. So parang si Britney Spears lang eh. Diba? I did it again. So sabi ko, anak, ganun talaga. The good thing is you are struggling and you want to be right with God. What you are to do is to continue to repent of your sin. And sabi nga, binasa ko sa kanya yung 1 John chapter 1 verse 9, confess, repent of your sin, there will always be forgiveness. And then be more aware doon sa sinful life na ito dahil hindi ito makakapagbigay ng glory kay God. So kailangan ganun eh. Papaalalahanan sila dahil patuloy pa rin sila magkakasala. Parang ako, ganun din naman ako. Hindi naman ako yung parang nung sinabi sa akin, yun, sobra ka naman. Kahapon lang, nag-usap tayong ganito. Hindi. Kayo ba? Totally? Perfect? Di ba hindi? But we are to give them an encouragement that there is a way if you sin, and that is by confession, repentance. Dahil papatawarin tayo ng Panginoon. Yun yung joy. Kaya tayo araw-araw may joy dahil alam natin, araw-araw pwede tayong patawarin din ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya ako may joy ngayon eh. Wala akong alala, wala akong alam mo yun. Parang, actually ngayon, parang akong kinakabahan. Dahil nga, nagpa-palpitate po ako kanina pa. Kaya dahil hindi na ako maganda yung effect ng caffeine sa akin. Pero yun nga, kumbaga parang, alam mo yun, there's no guilt in my mind nor in my heart na parang hindi ako pwedeng mag-rejoice kay God. Why? Because I know I am forgiven. Because of what Christ did for me. So talk to them. Talk to them. Read the Bible and explain the Bible to them. Pag nagbabasa kami ng Bible, in-explain ko sa kanya. Iniisa-isa ko sa kanya. What does this mean? This is what it means. Kaya tayo mga parents, ang responsibility natin is to truly understand the truth, the Word of God, and then explain it to your children. Hindi yung hayaan na natin siya, bahala na. May response. Ang laki po ng responsibility po ng isang nanay at tatay. Sabihin ko lang sa inyo, ha. Ang laki po dahil binigyan kayo ng anak ng ating Panginoong Diyos at you are accountable doon sa batang yun. Hindi siya sa atin dahil siya sa Diyos. Children are a heritage of the Lord. Binigay siya ng ating Panginoong Diyos sa atin para atin siyang turuan, lalo na tayong Christian, para atin silang turuan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. And if you are not doing that right now, you are sinning. You are to repent, you are to go to God, and obey the Lord. Kasi kailangan po eh, natin masunod ang salita ng Panginoon. Kundi magpapatuloy po kayo sa kasalanan. Hindi ko naman sinasabi na tamang alam niyo yun, yung parang, sige, iwan ko na yung trabaho, mag-aaral na lang ako. Hindi, spend time with the Lord lang every day. Di ba sabi ko nga sa inyo, quiet time a day, then learn an application a day for 360 years at year days. Hindi years ha, hindi naman tayo abot doon. 360 days, di ba? May 360 applications ka. At uulit-ulit yon sa bawat taon, you are growing din. Ngayon, mas matututo ka sa maraming mga bagay. So dito sa Deuteronomy 6:4-9, makikita po natin yung ating panawagan, ating inaral last time, na napakalinaw. Mahalaga na ang ating pag-nurture, pag-educate, pagbibigay instruction sa ating mga anak na palagi po itong nakaayon sa salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Huwag po ninyong imaliitin ang panawagan ng Diyos na ito dahil ito po ay hindi po isang maliit na bagay. Knowing those truths na ating naaral before, then we will move on to our study dito po sa parenting. Okay, we'll move on with God's authority in discipline. Okay, mahalaga po ito. Inyong tandaan, ang tuon ng ating pag-disciple, pag-correct sa ating mga anak, ay para maitid natin sila, ang ating mga anak, na maging obedient followers ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakatuon ng ating pagiging magulang. Hindi sila trophy natin na kapag napalaki natin sila ng successful ay ang galing natin. Okay, it's not about kung, I'm very happy kung ang ating anak naging successful in terms of education. I acknowledge that and I praise God and I praise with you and I thank the Lord with you sa bagay po na yun.
Pero if the child is successful in terms of his or her education, pero alam mo yun, walang takot kay God, in truth, you failed in your parenting. Hindi naman po kasi ito about knowledge and growing na maging, alam mo yun, I'm not against dun sa mga cum laude, ha. Maraming mga nagiging cum laude ngayon. Okay. I thank the Lord for that, ha, kasi blessing yun ang ating Panginoon. Pero kailangan natin i-balance at maging dapat tama yung ating pananaw dito na ang tuon natin talaga ay mapalaki natin sila sa salita ng Panginoong Diyos. Yung alam mo yun, maganda sana kung ganun na, no? Matalino na sila, tapos may takot sila sa Panginoong Diyos, nagpapasakop sila sa ating Panginoong Diyos at sumusunod sila sa ating Panginoong Diyos. Ang tuon natin ay makakilala sila kay Jesus. Tandaan nyo ito lang. Ito ang madalas na nakakalimutan ng maraming mga magulang. We have a very short window for them. Diba? Siguro napansin ninyo yung mga youth ngayon, yung mga nakagraduate na ngayon. Dati, naabutan ko dito. Ito, si baby. Dumating ako dito 12 years ago. Liit-liit lang yan, no? Diba? Ngayon, kasi laki ko na. Diba? Si Eunice Bagale, gagraduate na rin. Diba? Maliit din yan na nag-start ako. Ang liit lang nung ano. Ano yung sabi ko? Maliit pa rin. Okay. Actually, ang bilis ng panahon, in time, they will graduate. In time, they will look for autonomy na ayoko na ng, alam mo yon, yung authority ng magulang. Darating yung time na yon. And you have to be ready kasi short lang yun eh. Ngayon normally dahil sa K to 12, gumagraduate around 23, 24. Medyo na-delay na, no? Humaba ng konti yung window ninyo. Okay? So kailangan nyo bigyan na ng oras dahil pagka sila, okay, lumaki na, in time mag-isip yan na umalis na ng bahay, they'll have their own life, hindi nyo na sila palaging ma-share ng gospel. Yung short window of time na yun, ibuhos nyo na lahat ng oras na sila ay tunay na makapakinig ng gospel. Huwag nyong aksayahin yung oras at yung buhay ng anak ninyo na nasa inyong poder pa sila. Huwag nyong sabihin, umaatin naman siya ng church. Hindi. Hindi sila, hindi nakasalalay ito sa akin lamang. Mainly yung panawagan sa anak kanino, sinabi ba, pastors, teach your children or the children of your parents. Hindi eh. The teacher of, sino parents eh. Father nga eh. Mother nga eh. So mahalaga po na makita natin ito. Short lang po yung window natin sa kanila of opportunity na tunay natin sila na mabigyan ng oras sa salita ng Panginoon. In my own planning for James, we are actually, kumbaga sabi ko nga, Han, you have to step down muna pansamantala sa worship team, go with James, let him attend sa youth fellowship ng Higher Rock every Saturday, then dito pa, nag-a-attend dito din si James ng youth fellowship. Ano mo yun? Tapos nag-a-attend din siya ng Sunday service. Kailangan siyang mapukpok sa salita ng Panginoon. We are to give that time. You have to give that, ano yun, yung importance para sa ating mga anak. Hindi yung in the end, bakit ganito ang anak ko? Magiging tanong, ano bang ginawa mo? Yun yun eh. And we are all accountable to God. I am accountable to God. Isa man lang yung aking anak, accountable ako kay God. Dahil before, in God's presence, di ba, tatanungin ako ng Panginoon na, ano ginawa mo sa anak mo? Di ba? Kung ako man ay kunyari tatanungin, I know what I did. Biblically, as you have instructed me, I followed Deuteronomy, I followed Ephesians. And syempre yung salvation, hindi na po ako yon. Grace na ni God yon. Pero, ang panawagan ko is to be faithful in giving instruction to my son about God and sharing the gospel sa kanya. So my responsibility is tayo to guide and correct our children, especially our children na hindi pa po Christian. Hindi naman po porket hindi sila Christian, hindi mo na i-correct. Kukorek na niya sila. E sabihin niyo, ito yung salita ng Panginoon. Alam mo bakit mali yung ginawa mo? Dahil yan ay kasalanan ayon sa salita ng Panginoon. Then you point out kung ano yung sin niya through the Word of God. At pag nakasanayan niya yun, alam niyo kung how that child will think,
kapag nakakita siya o may narinig siya from the mind of the world, is that right, Daddy? Is that biblical? Yeah, no, meron ako minsan may mga napapanood siya sa YouTube ng mga nagtuturo ng Bible. Is that correct? So, ano siya eh? Concern siya na, teka lang, tama ba yung tinuturo niyan? Ayon ba sa salita ng Panginoon yan? Minsan kasi nakikinig ako ng mga preaching. Who is that, Daddy? He's good. You are to listen to this. So he's a good teacher. Parang ganon. So, kasi, palagi mo siyang tinuturuan na ingrained na sa mind niya na dapat kanyang pinakikinggan ayon lamang dapat din sa salita ng Panginoon. So, para hindi siya in any way masway into false teachings and doctrines. Kasi nagiging aware na siya from that child pa lang, kahit hindi pa nga Christian at all, alam niya na kagad kung ano yung dapat na kanyang sundin at pakinggan. So, ano yung dapat nating matutunan in terms of God's authority in discipline? Okay? Dapat nating ituro sa kanila, number one, we must discipline our children under God's authority. So, when we discipline them, when we train them, when we teach them, when we correct them, be reminded it is under God's authority. So, unang paalala sa atin, sa katotohanan ito ay makita natin na kung ano mang authority meron ako sa aking anak, ito ay nagmula sa Diyos. Okay, ito yung madaling malalas na problem ng mga parents. Akala nila, dahil anak ko to, ako yung may authority. Hindi, delegated authority ito. Yung authority man o yung rights ko, kung ano man meron ito sa aking anak, dahil anak ko siya, mula ito sa Diyos. It is not my rights. Being a parent actually is a delegation given to me by God. Yung authority na ito. As we nurture, guide, lead, correct, and ating i-apply ang authority at authority lamang ng Diyos. Ibig sabihin, everything that I do must always be biblical. Biblical po dapat. Huwag niyo sabihin mali, sabihin niyo kasalanan. Hindi ka nakasunod sa Panginoon. Yan ay hindi nakakaluwalhati sa Kanya. Kung sumasagot-sagot yung ating anak, i-correct natin sila. That is not giving honor. That is sin. Diba? Hindi ba kayo sinagot-sagot ng anak nyo? Minsan nga, maliit pa lang, sinasagot ka na ng anak mo. Ganun ka, sinful ang mga bata. You have to correct that. Minsan nga, malaki na, dun pa sumasagot, ano? Dapat you have to correct that also. Hindi lang siya maliliit na bata, kahit na college siya, lalo na may tendency, no, yung ibang mga youth or yung mga mas may age na kabataan, when you answer back your parents, that is sin. Mga youth, yung mga bagong graduate, when you answer back to your parents na rude, that is sin. Huwag niyong isipin, mas marunong ako sa tatay o nanay ko, mas matalino ako sa tatay o nanay ko, mas malaki na ako sa tatay o nanay ko. Hindi po pwedeng ganun. You have to correct that. Minsan yung ibang mga magulang naman, dahil mas, kunyari daw, ano, mas marunong yung anak, mas maraming alam na sa kanya, eh, mas marami naman talaga siyang alam sa akin, hayaan ko na lang. Hindi! Kapag rude sila at hindi sila, alam mo yun, nakitungo ng tama, nagsalita sa'yo ng mata, may boses na mataas, that is sin. You are too correct. Bilang magulang, hindi ito parang positional na mas matalino o patalinuhan tayo, hindi yun. I've talked to many parents, hindi na lang makorek yung kanilang anak kasi hindi ako nakagraduate eh. Mas matalino sa akin yung anak ko eh, mas marunong sa akin yung anak ko eh. Hindi! You study the word, you apply the word, ang basis ng ating pag-correct sa kanila is the word. Hindi yung achievement nila in academics. Ako nga, minsan si James, kinokorek ako sa grammar ko eh. Pero concern lang siya. Pero hindi naman siya rude. Pero yun nga, they answer back, you have to correct. At may tamang way of discipline. Okay? Isang problem po din, hindi lamang po yun, yung parang minsan yung parents nag-aalaw, isang problem din, maging mga Christian na, yung pagiging tyrant o authoritarian ng mga magulang.
At marami they take that opportunity or advantage sa kanilang mga anak. Huwag po tayong authoritarian. Hindi yung parang ako yung batas, sundin mo lang ako, ha? Hindi pwedeng hindi mo yan gawin. Be loving naman. E mamaya, tuloy-tuloy po natin, makikita po natin kung paano po yung dapat na biblical authority na ating application. If you do that, if you are tyrant, okay, you are teaching your children to be like you, to be like the world. Kaya ngayon sila, kapag itaw tyrant, pag lumaki na yung anak mo, nagkaroon ng pamilya, ano sa tingin mo? Ganon din yung magiging anak mo. Ganito ako pinalaki ng tatay at nanay ko. Wala silang natutunan biblically sa'yo, that would be a problem. At kabawa po yung anak natin. You will be sinning. We point our children to God's authority, anak. Okay? Ito ang sabi ng Panginoon, ito yung dapat mong sundin. Ito yung kanyang kalooban, ito yung kanyang salita, sundin natin yung kanyang otoridad. Ito ang kanyang law, ito yung kanyang plano, ito yung kanyang direction para sa kanila. Kung ina-apply mo ang authority, na authority as authority mo, then you are sinning. Ang authority na dapat nating ina-apply ay authority ng Diyos. Sabi nga ni Bruce Ray, I must realize that as a parent, I am in a subordinate relationship to God. And I only exercise the authority which He has given me. I cannot establish what is right and what is wrong. I can only declare what God says is right and wrong in my home. Mali yan, pero hindi naman biblical. Ano lang, panuntunan mo lang, preference mo lang, ayaw mo lang. Hindi. Yung setting ng right and wrong should be under the Word of God. Scriptural pa rin. Okay? Meron siguro iba, biblical principle, kunyari daw, huwag mo nang dalhin yung bagay na yan, huwag mo nang dalhin yung cellphone na yan, kasi madidistract ka lang. Pero sabi ng anak, saan yan? Sa Bible. Ay, hindi nga, madidistract ka nga. It's better for you to have, na makapag-concentrate ka dun sa ating pupuntahan, so it would be wise for you to leave your cellphone so that you can listen well. Okay? O kaya, kunyari daw, nag-drive kayo, tapos yung anak mo, walang ginawa, nasa cellphone lang. Time yun for conversation. Di sabihin mo sa anak mo, anak, put down your cellphone, let's talk. Look around you. Para kapag na iniwan kita dito, alam mo kung paano po balik. Plano pala, parang pusa. Alam mo kung bakit mas magaling tayo, yung batch ko, yung batch natin na mas matatanda? Kasi when we travel, wala tayong cellphone noon. Di ba? Ako, pagka, ay sabi ko habang ano, talaga nakatingin lang ako sa lahat ng mga pinupuntahan namin. Kahit ako iwan ng nanay ko, alam ko paano maglakad pa uwi, gano'n man kalayo yun. Yung mga bata ngayon, ay wala. Pagka yan, nag-travel kayo, nasa cellphone, iwan mo yan sa isang lugar, hindi na yan alam kung anong gagawin. You have to learn. Diba? Ano yun eh, you're training them for wisdom. Kaya kami, ano eh, sabi namin kay James, oh, James, no more cellphone, look around you, it's good to see. Dati pa nga, nag-uunahan pa yung laro, di ba? Akin yan, akin yan! Di ba? Yung gano'n eh, yung mga pangalan. O, akin to! Mga kabaliwan natin noon, ano. Wala tayong cellphone eh. So, ibig sabihin, you make rules and regulations for the benefit ng ating mga anak for their good, which is biblically principled. Okay? Hindi yung parang tamang tyrant ka lang na ito, bawal lang to anak ka. Hindi, basta gusto ko, ayoko lang ng ginagawa yan. Alam mo, wala namang reason at all. Mahalaga po may reason ang lahat ng ating ginagawa and back up po ito ng biblical principles. Remember, as a parent, we possess authority only because God has given it to me. Okay? We possess authority because God, only because God has given it to me. Second, my children must be made aware of the ultimate and absolute authority of God as well. So ako, nag-a-apply ako ng biblical authority sa aking anak. Ngayon, tinuturuan mo din yung anak mo ng biblical authority. Anak, ito yung kailangan mong gawin dahil ito yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Dapat clear. Ganun lang po yung kasimple.
So, anak, bakit kasalanan niya? Dahil ito ang sabi ng salita ng Panginoon, and we are to abide and submit to His authority. Sabi nga ni Charles Hodge, God's authority should be brought into constant and immediate contact with the mind, heart, and conscience of the child. Dapat aware sila palagi doon na, oh nga, kailangan kong gawin yung authority ng Panginoon. Hindi dahil sa akin. Kasi di ba, may ibang mga anak, sabi ni daddy o sabi ni mommy Pero okay lang yun kung ang reason behind that, dahil sabi ni mommy at daddy, dahil ito ang sabi ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos para sa akin. At mahalaga na makita po natin na itinuturo natin sa ating mga anak yung mga katotohanan na ito. So kung may advice tayo na ibibigay sa kanila, atin palaging ipaalala na, anak, ito yung salita ng Panginoon, kaya natin ito gagawin at kailangan mo itong gawin. Malinaw? Simple lang po yun, ha? Kailangan aware siya, alam niya, lumalago siya sa lahat ng kanyang ginagawa ay galing sa authority ng ating Panginoon. Minsan na yan, mga tatanong ng mga bata, bakit ko kailangan i-honor o i-respect ang aking mga parents? Dahil lang ba para ikaw maging maayos? Para masaya ka? Masusunod kita? Hindi. Hindi ko to kautusan. Kautusan to ng Panginoong Diyos. Huwag yung aakuin yung kautusan ng Diyos, ha? Kautusan yun ng Diyos. Okay? We give the command, the law, the teaching of God, dahil ito'y galing sa Diyos. Kasi minsan, inaako natin ito eh. Honor me. Diba? Honor me. Or respect. Matuto kang mag-respeto, ha? Hindi. Turo mo sa kanila, you are to respect, dahil yun yung command ni God eh. Yung authority na yun ay galing sa kanya. Okay? Example ni Paul in Ephesians 6:1-3, at maganda ito, no? Makita natin dito si Paul na ina-address yung kanya, yung mga anak. Okay? Children, obey your parents in the Lord. So, sino yung ina-address dito ni Paul? Mga anak. Okay? For this is right. Then verse 2, honor your father and mother. Ano yung inclusion niya doon? Dahil ba command ito ni Paul? Hindi, di ba? Sinasabi niya sa verse 2, yung command na ibinigay ko sa iyo, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, dahil ito ay galing sa authority ni God, dahil ito yung first commandment. At sabi nga doon, may promise pa. Na kapag yung anak nag-obey, okay, nag-obey sa parents, which is right, nag-honor sa kanyang mother and father, that it may go well with you and that you may live long in the land. So, simple lamang po yung application dito. When we say a command to them, back it up that it is the authority of God to give that commandment. Galing to kay God. Para hindi tayo maging autocratic, magiging biblical po yung parenting natin ngayon. So, everything that we teach, we command our children, ito po ay dapat na nakaayon sa salita ng Diyos. Nakukuha niyo yung proseso dito. Okay? You establish biblical principles, commands sa ating mga anak. We are to command our children, but at the same time, we remind them na ito ay kalooban ng Diyos. At kapag kanila itong ginawa, kanilang sinusunod ang Diyos at naluluwalhati siya dito. Have you been applying this? Kung hindi po, then pray to God na, Lord, tulungan niyo po ako na may apply ko po yung mga bagay na ito. Kailangan po maging consistent po tayo sa pag-apply ng Word ni God as we talk, teach, guide, correct our children. If this is in accordance to God's plan and design, we are then to consistently apply this truth for the good of our children, for them also to come to know God all the more and to submit to Him, and most especially for them to come to faith in Jesus Christ. Thirdly, okay, parental guidance and correction is intended to be a reflection of God's dealing with His spiritual offspring. Okay, medyo malalim yung English niya, pero ang ibig sabihin nito, hindi lamang natuturuan natin ang ating mga anak na makita ang authority ng Diyos sa kanila. Okay? Ang authority natin na nagpapasakop din sa authority ng Diyos, nasasalamin din sa atin ang sa ating buhay mga magulang yung character niya. So, ibig sabihin, when we apply the authority of God, when we apply yung ating command sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin, dapat nakikita yung character ni God.
Yung authoritarian, matigas siya. But God is not authoritarian. God is a loving God. He is a kind God. He is a good God. So the way we deal with our children should also reflect yung character ng ating Panginoong Diyos. Okay? Actually, mahirap kang paniwalaan ng anak mo kung, di ba, kung yung, ayan, kinokorek mo siya ng kinokorek, ano? Tapos, hindi naman tama yung pamumuhay mo. Then, hindi magiging madali yung parenting mo. Kasi wala siya nakikitang karakter ni God sa'yo, eh. Kunyari daw, utos ka ng utos sa kanya na ito gawin mo, ikaw din naman, hindi ka din na pala sumusunod sa Panginoong Diyos. Disobedient ka din sa Diyos. E di paano ka susundin ng magulang mo? Nakukuha niyo yun? Dapat po nakikita sa buhay ng magulang yung karakter ni Kristo Jesus. Ako kay Boy, and I'm thankful for that, ano? Matigas po ang ulo niya. Mabait siya, pero may katigasan ng ulo. But when I correct Boy, yung kanyang response, ano siya eh? May time, maganda. Ganun naman ang bata eh. Ano yun, minsan by mood swings nila yan. Yung kumbaga parang, kung okay sila o hindi, parang ganun. But there are times na parang nire-reject niya. Parang ayaw niyang sumunod. Tigas ng ulo. Ay, minsan talagang matetest ka eh. And then, opportunity din for you to be a loving father at mapakita mo din yung character. Kung yung bata nagpakita ng hindi magandang character, ano yung dapat na ipakita ang character na magulang? Galit din? Sa bahay, hindi ako sinunod ah! Ganun ba dapat? Hindi. Character ni Jesus Christ. Character ni God as a father, how God treats us as His sons and daughters. Ito yung tinuturo po dito, reflection of God's dealings with His spiritual being. Paano ba makapag-deal si God sa atin? Di ba? Napaka-patient ni God. Di ba? Sobra, no? Sobrang napaka-patient ni God. Araw-araw tayo nagkakasala, but God is so patient. Napaka-merciful ni God. Handa siyang magpatawad sa atin. Napaka-good ni God na kahit na alam mo, gumagawa tayo ng kasalanan, ang sarap pa ng kain nyo kanina. Di ba? Hindi, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Alam mo, kung magbe-base si God in accordance to our sinful life right now, di ba? Baka hindi na tayo pinakain. Di ba? Baka pinapakain sa atin ngayon, bato. Tigas ng ulo nito ah. Bato, kainin mo dyan. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ganon din po dapat tayo makapag-deal sa ating mga anak. And I'm firm, pag nag-sin si Boy, talagang I'm firm. Minsan, ang hirap siya i-break. I-break mo yan eh. Makita niya yung sin eh. Pero in a moment's time, siguro a couple of minutes, hindi naman hours na ngayon, dati hours yan, bago magkaroon ng realization. Ngayon, ano na lang, minutes na lang yan. Nag-improve eh, na bigla na lang yan, kunyari, oh James, you have to see that this is sin because you have disobeyed God. Tapos, syempre, I'll be praying for you. You think about it. Sa beres, may klase siya, pinagalitan ko siya, may klase. Sabi ni Del, 5 minutes na lang, kailangan niya matapos yung assignment. Nag-ano ko, nagko-correct. Bumaba na lang ako, may assignment pa pala to. Si James naman kagad, sa time kagad, alam mo, submit na kagad yung assignment niya. And nakastop siya dahil nga, kinokorek ko siya eh. And then, after that, actually, nagsabi ko, sige, baba muna ako. Maya-maya, bababa na siya after nung class. Then, yayakap na yan sa akin. Daddy, I'm so sorry. I sinned against God. Mahalaga po na makita natin yung sa ating mga anak. Then syempre, ipo-forgive mo siya. Hindi mo siya, sabi ko na sa'yo eh. Hindi ganon. Kung hindi, syempre, yakapin mo siya. O ano yung nakita mong kasalanan mo. Then you are to repent of it. And the Lord will forgive you. So, importante po na in our parental guidance and correction, we reflect the character of God. Kaya ngayon magkakaroon ng respeto ang ating mga anak. Kasi nakikita nila yung kabutihan ng ating Panginoon. At makikita nila, palagi ko siya sinasabi sa kanya, alam mo James, when you do those things, God is so loving and so merciful.
that He's ready to forgive. You see how good God is? Diba napakabuti ng Panginoon? You are to worship Him because He is a good God. He is a kind God. He is a merciful, gracious Father. Hindi tayo. Si God. Ngayon makikita niya ngayon, hindi yung kabutihan natin dahil tayo reflection lang dapat. Ang dapat niya makita yung kagandahan, yung kadakilaan, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Para hindi yung parang ma-feel mo na, ang galing kong parent. No, I'm not a good parent at all. I'm just submitting. Praise should come to God. Sa Kanya lamang, ibigay kay God yung glory. Okay? Mahalaga po yung mga bagay na ito na ating makita. Kasi kapag ina-apply po natin na nakikita yung character ni God in our lives, we give God the glory. And our children sees God as they are meant to be seen by our children in us. Kasi nakikita na nila si God. The problem, maraming parents, kaya hindi nila ma-win ang kanilang anak sa Panginoon ay dahil sa kanilang karakter. What is your character? Hindi ko alam po ano yung character ninyo ha, sa inyong mga tahanan. I do not know. Usapin ko nga yung youth. May meeting tayo. Joke lang po yun. Hindi ko papakailaman po yun. It's between you and your children. I'm here just to give you an instruction from the Lord. Okay? Hindi po nila ma-win, mainly because of the character. Wala pong paglago sa buhay ni Kristo Jesus. Be reminded, God saved us upang tayo ay makonform sa wangis ni Jesus Christ. Bakit tayo niligtas? Nila para mapunta sa impyerno. Okay? Sabi sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His. So dapat lumalago tayo in holiness. Lumalago tayo na sumusunod, nagpapasakop, nagdidepende, nagtitiwala sa ating Panginoon. In order that He might be the firstborn among many brothers. Malinaw po sa ating malinaw na sa atin ang kaligtasan ay hindi lamang tayo para mapatawad sa ating mga kasalanan, kung hindi pinili tayo ng Diyos upang tayo ay makonform. Yung word po na conform, okay, sabi po sa Launida, pertaining to that which has a similar form or nature. Okay? Another definition na binigay niya is, He set them apart in order that they might be similar in form to the nature of His Son. So tayo, we were chosen by God, we were elected by God from eternity past upang tayo daw ay lumago sa wangis ni Kristo Jesus. So as a parent, ask yourself, am I growing in the character and likeness of Jesus Christ? If not, then pray to God. Natulungan po tayo. Hindi kasi natin talaga kaya lumago in Christ likeness apart from His grace. Mahalaga na maibahagi natin ito sa ating mga anak na makita si Kristo sa ating buhay. Mahalaga na sa ating relationship with them, yung true gospel ay patuloy po nating naihahayag sa kanila. Mahalaga din yung gospel ay nakikita sa ating buhay. Mahalaga na yung mga kautusan na ating itinuturo na ayon sa salita ng Panginoon ay nakikita din nila sa ating pamumuhay. Okay? Tinuturoan niyo yung ano, kasalanan magsinungaling. Tapos mamaya-maya naririnig ka niya, nagsisinungaling. Di ba? Paano yun? Hindi mo talaga ma-encourage ang iyong anak na, alam mo yun, makakilala sa ating Panginoong Diyos. Eh, doon ako, ganito, wala naman pala. Sabihin mo yung anak mo na magbasa ng Bible, magbasa ka ng Bible, ikaw, hindi nagbabasa. Sabihin mo yung anak mo na mag-pray, ikaw naman, hindi nagpipray. So what you teach, scripturally, it must also be seen in our lives. So parenting is not just providing financial needs, emotional needs. Parenting requires growth in the truth of God's Word, growth in Christ-likeness, growth in grace. So is Christ seen in you as a parent? In your instructions, do you also abide in God? Be reminded, I'm not asking you na dapat bukas magawa mo na ito perfectly. Hindi nyo po ito magagawa. Pero inaral po natin ngayon ito, accountable kayong lahat na nakikinig ngayon, accountable kayong lahat na naririto before the Lord,
But I pray that you will indeed take this truth seriously. To seriously take heart this teaching, seriously grow in Christ by grace every day. So, the first part po natin, in summary, eh, yung importance ng authority, ng discipline ni God. We must discipline our children under God's authority, not ours. My children must be made aware of the ultimate and absolute authority of God as well, na lahat ng kanilang pagsunod sa atin ay galing sa Diyos. Hindi lamang sila sumusunod sa atin, kundi mainly talaga sila ay sumusunod sa Diyos. And thirdly, parental guidance and correction is intended to be a reflection of God's dealings with His spiritual offsprings. Malinaw po. Mahalaga po, huwag niyo pong kakalimutan. Simple lamang po ito. Authority ni God. Turo natin na makita nila na authority ni God. At the same time, makita yung buhay, yung character ni God sa ating lahat. Lastly, aralin po natin yung place of prayer in correction. Okay, maraming maaari na sa inyong mga isip, ano yung importansya ng panalangin sa parenting? Actually, napakalaki po. Dahil syempre, hindi po natin talaga kaya na mag-parent on our own. It is only by grace of God. And prayer is dependence. Yung patuloy nating pananalangin at yung papanawagan na pray unceasingly ay pagpapakita natin ng ating pagdepende lamang sa ating Panginoong Diyos. Malaki po ang role ng prayer sa ating pag-correct, pag-discipline, o maging sa ating pag-guide sa ating mga anak. As we guide them, ano nga po ba yung mga mahalaga na dapat po nating ipag-pray? Okay? Mahalaga na dapat nating i-consider. Number one, we are to pray first of all for ourselves. Pag-pray po natin unang-una ang ating mga sarili bilang mga magulang. Okay? Wala po ni isa sa atin ang tunay na nakakasunod sa salita ng Diyos apart from His grace, apart from the enabling power of the Holy Spirit. So we are then to humble before God and ask God's help. Lord, tulungan niyo po ako sa aking pag-parent ngayong umagang ito sa aking anak. Bigyan niyo po ako ng inyong biyaya. Tulungan niyo po ako, palakasin niyo po ako sa tulong ng banal na Espiritu na magawa ko po ang inyong salita at may apply ko po ang bawat katotohanan na inyo pong itinuro sa atin. So pray for ourselves, first to understand with humility and to submit ourselves to the truth and to believe that what God commanded is for my good and for the glory of His name. Pag-pray po natin na tunay tayong magkaroon ng tunay na pag-unawa sa truth. Kasi hindi mo mag-guide sa authority ni God ang ating mga anak kung hindi mo din naunawaan ang salita ng Panginoon. Then ask for grace. Lord, help me to understand your word para itong mga bagay po na aking binabasa dito ay maibahagi ko din sa aking mga anak. Maituro ko sa kanila. So tayo muna. Every day you should pray, Lord, help me, guide me. Na yung aking parenting po maging ayon sa inyong salita. Hindi ko po ito magagawa apart from you. Second, pray for wisdom. Kasi minsan nagdidepend na tayo sa sarili nating karunungan. Pray for the wisdom of God. Na sa bawat decision natin, sa bawat gagawin natin, in every situation na mangyayari sa ating relationship with our children, ay nakaayon sa instruction at authority ng ating Panginoong Diyos. Lord, give me wisdom. May katanungan yung aking anak about this. Na ang mga anak niyo ba nagtatanong about biblical things? About what is wrong and what is right? Then you are to be ready. Then pray for wisdom. Third, pray for our growth in the character of Christ so that our children may see Christ and not ourselves. Mahalaga po yun na ang makita niya si Kristo pa rin, hindi tayo. Alam mo, anak, kung bakit ako mabuti sa iyo? Dahil naging mabuti ang Diyos sa akin. Tama ba? Naging mabuti ba kayo on your own? We became good because Christ was good for us. Because God is good. Nakuha na lang natin yon dahil ang banal na Espiritu ibinigay sa atin upang tayo ay makasunod na sa ating Panginoong Diyos. Para ma-manifest natin yung character ng ating Panginoong Diyos. Okay? So pray for ourselves. Pray muna, sarili, parents. Pag-pray nyo ang inyong sarili araw-araw. Number two, pray for our children. Pinag-i-pray nyo ba sila? Yan yung magiging question. Baka nga hindi nyo na nga pinag-i-pray ang inyong sarili, hindi nyo pa pinag-i-pray ang inyong anak.
So, importante po ang prayer. Pag-pray nyo sila araw-araw. Alam nyo, ako natutuwa, no? Kasi, alam ko naman, hindi pa kami Christian at that time. We were professing nung 80s, kasi nung 1986, na naka-attend ang mama ko ng alam mo yun, born again Christian, Catholic talaga kami, we were brought up as a Catholic, we were known in our place as Catholic, sa amin pa nga inilalagay yung si Mama Mary, alam mo yun, yung pagka iniikot si Mama Mary, tapos napili ka yung bahay mo na doon iiwan, ngayon, pag naaalala ko yun, iniiwan pala sa amin ito, no? Parang, ganun eh, ganun diba? Ganun din ba kayo? So, ganun kami, deboto kami before. Na-Catholic. And then, naging Christian si Mama, nalaman niya yung mga bagay na yun. And one thing that I always see sa nanay ko, though professing pa lang kami, siguro yung part na rin yun eh. Every morning, nagigising ako dahil palagi akong pinag-pray ng nanay ko. Alam ko naman, no? Matigas ang ulo ko. Kaya parang, okay, pinag-pray ako ng nanay ko. Hindi muna ako gigising. Antayin ko muna, matapos siya sa prayer niya. Every day. And it hit hard on me kasi remembering those things in the past na parang, ang prayer naman niya is for me to come to know God, eh, to come to know Jesus Christ. And that is a right prayer for me as a parent to a son. Diba? Kasi natutulog ako pa rin sa tabi ng nanay ko eh, hanggang sa maging college ako, kaya ako mama's boy. Tsaka alam niya na ako yung talagang parang black sheep sa family. Ako yung pinakamatigas ang ulo. Ako yung palaging may, you know. Pero I see that eh. Palagi niya akong pinagpipray. And until now, palagi akong pinagpipray ng nanay ko. Hindi yun natapos ever since nung 1980s. Until sa makapag-asawa ako, hanggang sa maging pastor ako. Hanggang ngayon, palaging alam ko, pinagpipray ako ng nanay ko. And it's a blessing to see that and to hear that. Pagka nalaman niya na lang bigla na may sakit ako, Jay, I'm praying for you. Pagka nalaman niya yung una kong preaching, nakasubaybayan sa akin, I'll be praying for you, anak. Mas mahalaga pa yon sa lahat ng mga niregalo niya sa akin. I received a lot from my mom. Lahat ng luho ko nung bata ako, nung buhay pa yung father ko, because we are in good standing before financially, I receive everything. But to compare that things doon sa prayer ng nanay ko sa akin, mas mahigit pa yon sa akin. Pray for them. You sit beside them when they're going to sleep. Sit beside their bed, pray for them. Remind them of your love. Hold their hand, pray for their salvation. Remind them about Jesus Christ. Pray. Mahalaga po ito na ating pong ipinakipray palagi ang ating mga anak. Remember that our goal and motive is for our children to come to know the saving knowledge of Jesus Christ. Let us then continually pray for their salvation. For them to come to understand God's authority in their lives. Dahil po, rebellious po sila. Pag-pray natin na, Lord, tulungan niyo yung anak ko na magpasakop sa iyo. Sundin ang iyong kalooban. Makita na ikaw ay Diyos. Kahit na hindi pa sila Christian, mahalaga na makita nila na may Diyos. Huwag niyo sasabihin, hindi niya pa naman naiintindihan yan. Hindi, share niyo, may God, may Diyos. Kailan niyo pa? I-share. Kailan niyo pa paalahanan pag nagkaroon na siya ng understanding? Hindi, hanggat bata pa lamang, dapat malaman na niya may Diyos. Baby pa lang siya. Maliit pa lamang siya. 2 years old, 3 years old, 4 years old. Inire-remind mo siya, may God. May Holy God. Bata pa lamang, inire-remind mo na siya na when they sin, kapag binato nila yung daddy nila, that is sin. Inire-remind mo, no, that is sin. That is not right. Tapos putulin mo yung daliri. Lalo na natirado, wala na siya pagtapon. Joke lamang po yun, ha. Baka mamaya sundin nyo yun. Pray, bata pa lang eh. Kasi dapat makita niya may God.
Importante may God. Hindi niya naintindihan. Hindi naintindihan. Bata yan. Hindi nga eh. Kaya nga para palagi niya naririnig in time, at least pagtanda niya, alam niya may Diyos. Pray that they may read the Bible. Lord, sana magbasa siya ng Bible. Alam kong hindi niya maintindihan pa yan. Pero Lord, sabi ko, basahin niya yung John eh, so that he may believe. Hindi natin alam eh. Diba? We always look for an opportunity times yung anak natin magkaroon ng opportunity na makapagbasa, makapakinig ng salita ng dahil hindi natin alam in time. Diba? Tayo, bigla lang tayo naging Christian. Hindi naman yung plinano ng, ay, pag-attend ko ng cell ng church mamaya, magiging Christian ako. Hindi naman ganun, diba? Faith comes from hearing the truths of Christ. The words of Christ. They need to hear. So every opportunity for them to read, to hear the word, pag-pray po natin na magawa po natin yun para sa kanila. That as they read the word, God will guide them and give them understanding so that they may come to believe in Jesus Christ and repent of their sins. Third and last, pray with your children. Iba yung praying for them, iba din yung sinasamahan mo sila na, anak, halika, pray tayong dalawa. Ala, halak, dito, magmanalangin tayo. Maganda po yun. You do that, okay? Not only that you are to pray for yourself or to pray for them, but as parents, be with them. Spend time with them, talking with them, and knowing their concerns and struggles para alam nyo yung maipapanalangin nyo. Hindi pwede na wala kang alam sa anak mo. Kumustahin mo siya, anak, kumusta ka? After school, anong ginawa nyo? Ano yung mga concerns mo? Naging maayos ka ba kanina? Naging friendly ka ba? Sino yung mga kausap mo? Ano yung mga pinag-usapan ninyo? Sabi siguro ng mga youth, grabe tong pastor na to, nakatiring naman. Pero ganoon po talaga eh. Hindi ko naman sinabing buong araw yung kinakausap mo siya. Siyempre, bibigyan mo naman siya ng time to do what he wants to do. May mga assignments pa yan, may mga bagay na kailangan nilang gawin. Okay? Spend time with them in reading the word. O, tara anak, basa tayo, basahin mo. Tapos i-share mo sa akin kung ano yung natutunan mo. Actually, ang bata, ang kagandahan ng bata, ganito. Sponge yan. When they read, kahit isang chapter yan, pagka tinanong mo siya, o ano yung mga nabasa mo dyan, maisa-summarize niya yan. He said ganito. Alam niya, pero hindi niya naintindihan. Pero at least pumasok sa isip niya yung mga stories na yun. Kasi importante, pumasok yung word sa kanyang mind, sa kanyang heart, and then explain mo ngayon, o anak, o sige na, isa-isa mo sa akin yan. I'll teach you ano ba yung tinuturo dito sa atin ng word ni God. So explain mo sa kanya, o unti-unti. Pagtsatsagaan nyo ha. Hindi, oh, ang ganda na, nang binasa mo, ha? Oh, sige, tandaan mo yan. Hindi ganun. You spend time. I'm not asking you 2 hours, 30 minutes, or 15 minutes nga lang ako mag-explain kay Boy, eh. Oh, ano yung nabasa mo sa chapter na yan? Okay. Do you want to understand that? Yes, what does this mean, Dad? What does this passage mean, Daddy? So I'll teach them. Oh, that's that. Ah, okay, Daddy. Hindi ko alam kung niloloko lang niya ako. Oh! Pero at least, we're going through the Word of God. Spend time with them in prayer for their salvation. Kahit na minsan nag-profess siya, ipag-pray nyo pa rin palagi salvation nila. Kasi why? Mahalaga na makita natin. Ang bata, some of them would profess dahil nandito sila sa church. They have a thinking na kapag nag-attend sila ng church, Christian na sila. Okay? You have to be honest with them. Anak, paano ka naging Christian? You have to talk. Are you really a Christian? Siyempre, hindi mo naman nahanapin yung perfect life nila, no? Hindi naman yun. Pero at least makikita mo dapat yan sa buhay. Ano yung mga views niya in life? Is it a worldly view or is it a biblical view? Kahit bata yan, kung Christian yan, meron na yan biblical view. Kasi nade-develop yun eh, through the Holy Spirit. Huwag po tayo, parang kapag nagsabi yung anak natin Christian na, kampante na tayo, okay na ang lahat. Hindi po. Until talaga na ma-prove na Christian sila. And I know kung ano yung Christian. Kasi may life. 1 John,
evidence ang 1 John. You read 1 John. Doon mo malalaman kung ano ang isang Christian. Ano ang buhay ng isang Christian. Then, doon mo ngayon yung magiging basehan. Hindi sa pananaw mo, kundi scripturally. Do you love fellowship with believers? Do you see God as holy? Do you confess your sin? Do you repent of your sin? Do you seek Jesus Christ as your advocate? Do you love one another? Alam mo yun, sunod-sunod yun, nakalagay yun eh. Sa 1 John eh. You want to know that you are a Christian? Read 1 John. Pray the gospel with them. Sa prayer ninyo, i-lay out niyo yung gospel. Para naririnig nila continuously. Lord, thank you that we can come to you. Thank you for your Son, Jesus Christ, who came here on earth to die for our sins. Thank you, Lord God, because He lived a perfect life for us. Thank you, Lord God, because there is a promise that if we believe in Jesus Christ, we will have eternal life. Lord, I pray that you will help my son or my daughter come to believe in Jesus Christ. Help him to repent of her or his sins, to turn away from sin and to follow you. I-lay out niyo yung gospel. Pray for them that they may not be enticed by the world, that God may have mercy on them and keep them from evil influences. Lord, I pray, Lord, mag-pray po kami, tulungan niyo po ang aking anak na ilayo niyo po siya sa mga maling pananaw ng mundo, sa mga bad influence, Panginoon naman, nakikita niya, sa mga ka-classmate niya, kaibigan niya, sa mga nakakasalamuhan niya. Lord, I pray and we pray together na hindi po sila ma-entice dito, na hindi po siya madala ng mga makamundong pananaw. You pray for that. Ako, it's a blessing na yung anak ko studying in a Christian church, Christian school. Okay? Although, hindi din Christian yung mga yon, ano? Pero, ruled, governed yung school na yon with the Word of God. May memorization sila, meron silang mga songs, they sing, they worship, they gather together, at marunong magrespeto ha, yung mga bata doon sa school ni James. When nandun ako, goodbye po, alam mo, hindi ko naman kilala, pero they know parent kasi ako, marunong silang magrespeto. So, nakikita ni James na itong mga ka-classmate niya na, ay, marunong, binabati nila tatay ko, they respect him. Siguro pastor, alam nilang pastor siguro. Hindi gano'n. Pero kumbaga, maganda yung influence. Di ba? Hindi ko sinasabi na lahat ng anak nyo, pag-aralin nyo sa Christian school, hindi gano'n, ano? Kung hindi nyo kaya, it's okay lang, wala naman po problema. Pero yun nga, you pray with them na sana hindi sila ma-influence ng hindi mabuti. Tsaka yung anak mo naririnig, dapat yun, o nga, dami kong mga ka-classmate na hindi maganda magsalita, mga bastos. Nalala ko na lang, ano, yung isang kakilala namin sa Hayara. Private school naman ito, pero Catholic school siya. Dati ko siyang school nung elementary, Sacred Heart Academy. Kinikwento nung anak niya daw sa kanya, puro nagmumura, hindi daw mga nagrespeto sa teacher, parang yung lalagyanan yata ng inuman, nilalagyan ng alak. Alam niyo, mga ganong klaseng ano. So, actually, ganon talaga kasama ngayon eh. Di ba? Tama ba? Na ganon kasama? Hindi ba, Nox? O ganon kasama? Ganon kasama, di ba? Kayo nagkikwento sa akin eh. Kung gano'ng kasama yung mga yung diba, tama, di ba? Yung mga youth? Naka-experience ngayon gano'n? Mga salbahing ka-classmate? So you pray with them. Alamin nyo, anak, ano yung mga klase ng mga tao, mga estudyante na kasama mo? So when they share, ay ganito sila. Then pray for them na hindi sila ma-entice ng mundo. Okay? Pray with them to see the love of God for them to see, for them na sin in Jesus Christ. Anak, love ka ni God. Let's pray for that. Thank you, Lord, for your love because you have given us your Son, Jesus Christ, to save us. So in ending, prayer plays an important role in our parenting and in our discipline. Bahagi po ito. Alam ko medyo dumadami yung responsibilities natin. Pero ito po yung nakasulat sa salita ng Panginoong Diyos. Eh.
At yung parenting ay hindi lamang celebration. Ah, may anak na ako! Diba? Ate na ako! Ang parenting is a high calling of God because tayo mga magulang ay tinawag in a way to be priest, prophet sa ating pamilya. Bahagi po yun. Malaki po yung panawagan na ito. Then don't belittle it dahil accountable po tayo sa ating mga anak. Pero kagandahan po sa lahat ng ito, mabigat man yung responsibilities, may anak po tayo. That is a blessing. Children are a heritage from the Lord. May anak man tayo at mahirap man yung responsibilities natin. If we are Christians, the Lord will enable us na magawa po natin ang lahat ng kanyang nais sa kanyang salita. Dahil ang Diyos ay napakabuti po sa atin. And we can do that. Ang problema lang sa ating mga parents, matigas ang ulo natin. Stubborn tayo at ayaw nating magpasakop sa kanyang salita. Then now, let us pray for that na, Lord, tulungan niyo po ako na mag-submit sa iyong salita at gawin ang iyong kalooban para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at para sa kaligtasan ng aking mga anak. Okay? Any question before we end? Siguro may mga nag-uwi ang iba. Tuloy pa rin natin. Ano? Before that, okay, this is just short and this is a good reminder for everyone. I'm not